Amen. Binabati ko po ang lahat ng mga magulang, ng mga mami na Happy Mother's Day. Amen. Binati niyo na po ba ang mga magulang nyo? Amen. Thank you. Amen. Happy birthday. Ayan. Ngayon po, ito yung araw na magpumuri tayo sa Panginoon. Itaas po natin sa Kanyang pangalan at magpakumbaba po tayo sa Kanya. Ipamanas mo sa
din para sa ating pamilya. Amen. Salamat po, Ama, sa umaga na ito, Panginoon, na iyong ginawa, O Diyos, upang kami ng aming mga magkakapatid ay magsama-sama upang iyong pangalan, O Diyos, ay patuloy na maitaas. Papurihan, pagpalain, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Lord, saya mo sa umaga na ito, Panginoon, na patuloy naming may pandama sa iyo, ang aming pag-ibig, pasasalamat sa iyo, O God, hallelujah, dahil sa iyong mga ginawa at mga alam namin na may gagawin ka pa sa buhay ng bawat isa. At ngayon, Panginoon, tunghayan mo ang puso ng bawat isang pakitinggin mo ang bawat salita na namamumutaw sa bibig ng bawat kapatiran na naririto na nagmumula sa kanilang puso na puno ng kagalakan ang mga salita na nagpapayag ng iyong kadakilaan, iyong kaluwalhatian, ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya. Habag, Panginoon, ng iyong mga katangiang kamangha-mangha, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa umaga na ito, O God, at hayaan mo, O Diyos, na sa umaga na ito ay kami sama-sama na magse-celebrate, Panginoon, sa tinapos mong gawa. Salamat, O Diyos, at sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito. At dalangin ko pa rin po, Panginoon, na lahat ng iyong gagamitin sa pulpong ito, pulpitong ito, ay patuloy mong gawing daluyan ng iyong mga pagpapayag. Bigyan mo sila ng karunungan, bigyan mo sila ng kapahayagan, Panginoon, upang kagalingan, Panginoon, upang may payag na ang iyong mensahe ng maliwanag, Panginoon, sa bawat nakakarinig. Salamat po, Ama, sabit kami, Panginoon, sa bawat salita, sa bawat pagtuturo mo na gagawin mo sa aming mga buhay, sa bawat pagbabago na gagawin mo sa araw-araw sa buhay namin, Panginoon, hanggang kami maging kalarawan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, may mga Biblia po tayo, pakibuksan po sa mga awit, chapter 8, verse 1. Kung ako po ang pagbabasa. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri ay papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga batang bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawang pati na ang mababangis. Lahat ng libong lumipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Amen. Amen. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, nakahanda na ba kayo magdiwang sa katapatan at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Panginoon, pwede pang pumalakpak. Hallelujah! Yung mga minamahal ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, salamat po, O Diyos. God is here. Amen! Amen! Nandito ang Panginoon kasi ang dami natin. We are more than one, we are more than two. Amen! Hallelujah! Oh,
Sunday night. Amen. And this is a happy day. Every day is a happy day. Amen. Hallelujah. Mamiti nga ang masasaya. Pwede bang umite? Hindi ano yung katabi mo. Amen. We are victorious. Tagumpay na tayo. At yun ang ating pinagdiriwa ngayon. Woo! Thank you, Lord. Jesus, what a glorious name.
Love is awesome. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, buksan po natin ang ating mga puso sa totoong pagsamba sa Panginoon. Sa totoong pasasalamat. Napakarami, hindi mabilang yung mga pagpapala, yung tulong ng Panginoon sa atin na kahit mga imposible ay ginawa ng posible para sa iyo at para sa atin tayo sa malawak na pag-ibig. Endless sea.
Praise hallelujah. Praise God. Amen. Yeah. So salamat sa Panginoon. Tayo muli ay tinipon sa lugar na ito upang sa Kanya ay sumamba at iparating ang ating mga papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. So, ngayon po, binabati ko muna po yung mga nanay. Salamat po sa inyong mga sakripisyo, pagmamahal, pangunawa na ibinigay sa inyong mga anak. Ano? Pati na rin sa mga asawa. Ano? Happy Mother's Day po. Ayan. Nabati niyo na ba yung inyong mga nanay ng Happy Mother's Day? Ayan. Dapat umaga pa lang. Happy Mother's Day na agad kay Mama. Di ba? Yung asawa ko nga, binati ko, sabi ko, pagkagising niya, pagpasok din sa pintuan, sabi ko, Happy Mother's Day. Parang kailan lang. No? Parang kahapon lang. Araw mo. Hanggang ngayon, araw mo pa rin. Lahat kanila. Okay? So, praise God. Ngunit, salamat po sa Diyos sa buhay ng mga nanay. Dahil kayo po ay naging daluyan ng mga pagpapala ng Diyos para po dumami rin ang mga tao. Ano? Sabi ng Panginoon, kalatan natin ang sanglibutan. Ano? Sabi nga, pag nanganganak daw ang isang babae, napakahirap. Ano? Pero mo, 9 months niyang daladala yung bata sa sinapupunan, tapos pag nanganak, mahirap. And then, pag nagpadede, parang 3 months or more than 3 months. Yung iba, may 1 year pa, di ba? 2 years. No? Kaya minsan, nalolosyang na yung nanay. No? Tapos, pag laki ng anak, anong gagawin? Ang babae, pag ano, ano ang babae? Ha? So, ayun po, naman. Hindi lang kasi natin nakita yung pinagdaanan ng mga magulang nung tayo ay isilang. Ano? At nung tayo po isilang, yung nanay natin, hirap na hirap. Pero nung makita ka, nung lumabas ka sa mundong ito, nawala lahat yung hirap, yung sakit, nawala dahil nakita ka sa mundong ito. Huh? Ganon po yung mga nanay. Kaya lang yung tatay mo, nung makita ka, ang sabi ng tatay, puyat ako, yan lang. Okay. So, pero hindi po, mas masaya po yung mga tatay. Kung naalala nyo po yung kanta ni Freddy Aguilar na anak, ano, yung talagang yung tatay, kasi yung nanay hindi pa pwedeng magkarga yun eh. Yung tatay ang nagkakarga. Sila yung unang mga nagkakarga. Okay? So, salamat po sa Panginoon. Last Sunday, ano pong na ating naalala nyo ba yung topic natin last Sunday? Ano, yung magandang mabuting balita ng Panginoon. Ano, yung magandang balita, mabuting balita ng Panginoon. Maluwalhating mabuting balita ng Panginoon. Ito po ay napakaganda, napakayama, napakaluwalhati. Kaya ano pa ang dapat nating ipag-alala o maging dahilan para hindi natin ito tanggapin. Ano? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Kaya po, alalahanin po natin na laging magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Okay. Yun lagi po natin. Okay. Kabisado nyo na ba yun? Tingnan ko nga, kabisado na natin. Lagi nating sinasamba, binibigkas, dinideklara sa ating mga sarili, ano? Okay? Sige nga, tingnan nga natin, sabay-sabay natin bigkasin. 1, 2, 3. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says I can do. I am the child of Christ. And I'm glad to learn in Jesus' name. Amen! Palakpakan natin si Lord. Yan! Kabisado na natin, ano? Yun tayo eh. Tayo yung, kung ano yung sinabi ng Lord, kung ano yung ginawa niya, yun tayo. Amen?
yun ang ipamuhay natin, yun ang paniwalaan natin. At ngayon po, umaga na ito, salamat sa Panginoon at tayo po ay binigyan niya ng pandinig, binigyan niya tayo ng pangunawa upang ang kanyang mga salita ay ating matanggap at ang kanyang mga bagong kapahayagan. Amen? So ngayon po, tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos na siyang gagamitin ng Panginoon bilang kanyang mouthpiece. Sa umaga na ito, walang iba po kundi si Pastora Karen. Palakpakan natin si Lord. Pababa nga pala ito para magbukas. Balik tayo. Ayan. Amen sa pong magandang umaga. Good morning. Parang ano, hindi tayo. Nag-agahan po ba kayo? Parang ako lang diet, max. Ang hirap pala mag-workout. Grabe. Pero alam nyo, habang itong mga nakalang linggo, yan. Nag-start ako mag-diet, no? Konting intro lang muna habang inaayos yung ating ano. Kasi, nung pandemic, akala ko taghirap. Pero ba't tumataba, no? Tinan mo yung katabi mo. Ayan. Ayan, kung kailan nawala ng mga trabaho, nawala, nag-hirap yung mga business, tingnan mo, tsaka lumobo yung katabi mo, hindi ba? No? Kaya, naniniwala ko na ang pandemic, it's just, you know, a reason for us to, ano, to relax. Yan. Mag-relax muna tayo kasi masyado tayong na-stress sa trabaho, masyado tayong na-stress sa maraming bagay, no? Kaya, sabi ng Lord, ako muna ang bahala. Kasi, gusto ng Lord malaman natin na wala talaga tayong magagawa without Him. No? Kaya, nung wala tayong magawa, lalo tayong tumaba. Kaya rito mga nakaraan din ko, mga kapatid, I started siguro mga 3 weeks, one month and 1 week na akong no rice. Yes. Pero may rice sa weekend. Weekend lang, 1 meal. So sa unang hirap, no, kasi kalaban yung flesh. Yan, kalaban yung flesh. And at the same time, ano, nag-workout na rin ako. Nag-start ako ng mag-workout siguro mga 2 weeks ago. And then last week, nag-start naman ako mag-gym. So, mamamotivate ka talagang hindi kumain kapag nararamdaman mo yung ano eh, yung sakit ng katawan mo. Na tipo na hindi mo magalaw yung pagising mo, hindi ka makatayo sa sakit ng legs mo, sakit ng braso mo, masakit yung abs mo. Ab. Masakit yung ab mo. No? Tapos ang kagandahan nito, no? Yung mga nanay yan. Palakpakan natin yung mga nanay kasi Mother's Day. Ayan. Credit sa lahat ng mga mami, no? Alam nila na alam ng mama ko na nagda-diet ako. Alam ng mama ko na nag-workout ako. And alam niyo ang ano doon, ang epic doon is nagluluto siya ng lahat ng paborito ko, oh, 'di ba? Sobrang helpful talaga. Pero alam niyo kapag nararamdaman nyo yung pain sa katawan nyo, makikita mo pa lang yung pagkain, parang, ito ba yon? Parang hindi mo na gustong kainin kasi nga, sayang. Diba? Sayang. Sayang. Ganun din po sa atin, no? Sa mga Christians, no? That we tend to exercise our salvation. We tend to work out your salvation, no? And along the way, it's very painful kasi mag-iiba ka ng buhay mo. Magkakaroon ka ng difference, no? From the old ways, yung mga... Sorry. Nasabihan ako na mag-Tagalog daw po kasi para mas maintindihan. So, sabihin niyo po pag nag-English dire-diretso. Kasi hindi ko po mapigilan. Sorry po talaga. Humingi na po ako ng tawad ngayon kasi sa trabaho, lahat ng explanation kahit gusto kong Tagalogin, kailangan English. Ngayon, nasanay na ako. Nagko-comment yung mga mahal nating pastor at pastora na dapat daw Tagalog. However, lobat,
However, nahihirapan naman ako ngayong mag-explain sa Tagalog. Kaya po, mag-raise lang po ng hands yung ano, kapag nag-English na, itatranslate daw po ni Pastor Jun. Ayan, wait lang. Yun. So, ayun po. Asan na ba ako? So, like, kagaya, kagaya na nating mga nakatanggap ng biyaya, nakaligtasan. Sabi doon, work out your salvation. Isapamuhay natin ang ating kaligtasan, no? And habang tayo ay nandun sa journey, kasi this is the start, yung salvation is the start, and the finish line is kapag bumalik ng ating Panginoon, or kapag tayo ay na-rapture na, no? Along the way, habang tayo ay naglalakbay dito sa journey na ito, habang kagaya ng pag-workout, pag-exercise, sa una ang hirap, it's so painful. Napakasakit, napakahirap mag-adjust. Yan, napakahirap. So, yung una mong buhay dati na banjing-banjing, disati banjing, pabanjing-banjing lang, tulog, kain, tulog, gala. And then, Facebook, no? Nagbabago kasi, naiiba na. So, nag-iisip ka na na gusto mo ng mas ma-healthy katawan, mas magandang pangangatawan, mas flexible na pangangatawan. Kaya ako nag-decide mag-workout. So, ayun nga, hindi ako makagising ng walang nararamdamang sakit sa katawan. And then, itong mga pagkain na to na inikwento ko sa inyo, it serves as the temptation, no, sa buhay natin. Tayo, habang wini-workout natin yung salvation natin, lumalakad tayo dun sa journey na along the way with God, no, by His grace, no, nararanasan din natin yung kahirapan. Yung persecution, nandyan yung mga relatives mo, no? Pinipersecute ka, kaibigan mo, iniiwanan ka. Ang daming pain. Pero sabi nga sa mundong ito, di ba? No pain, no gain. Yan, di ba? Alam natin na yung gain na yon, no? Yung gain na yon, yun din yung sinasabi ni Paul. Di ba? So, may promise ang Panginoon. May promise ang Panginoon sa atin. Kaya naniniwala ako na lahat ng mga bagay na binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon at binigyan tayo ng wisdom and ng siya yung nag-sustain sa atin, magkakaroon ng result yun. Amen. Ang kailangan lang natin is mag-change tayo ng mind. Kasi kapag hindi ka nag-change ng mind, wala kang goal. Wala kang motivation. Pag-isip mo sa umaga, yun pa rin yung buhay mo. Not unless meron kang mind setting, goal setting sa buhay. Meron kang tinitingnan na journey, na target, na goal. Amen? Amen. So ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay about sa inheritance. Yes. Or mana. Yan. Sinong gusto ng mana? Yeah. Lahat tayo, di ba? Inheritance. And that's God's promise, no? Sabihin mo nga sa katabi mo muna, kapatid. Please. Fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog. Mamaya habang tinatalakay natin ito, may mga mahulog sa bangko. Ano? Kaya sabihin mo, fasten your seatbelt. Ready na ba kayong mag-joyride sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Ready na po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Kailangan faith talaga yan. Yes. Oo nga. Sorry ah, bigyan ko lang kayo ng konting background. Before, nagtotalk na rin po ako. And most of the time, no, I'm very happy kapag nakikita ko yung mga taong nalulungkot at tinatama. Because I was in the law before, no? Law talaga. Kaya sabi ko nga kay Pastor, pwede bang ano, mag-shades? Pwede bang mag-shades? Kasi po yung mata ko, kahit hindi ako galit, parang galit, no? Naka-default siya eh. So, ewan ko lang ha, kung napapansin nyo. Pero most of the time, palagi, mas madalas, no? Naka-default na tiger look. Kaya, huwag nyo na lang po ako tingnan sa mata. Yan. Tingnan nyo na lang daw sa dimple. Yan. Next. Yeah. So, praise God. Hallelujah. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan or mensahe ng Panginoon ay
Sabay-sabay nga po tayo. 1, 2, 3, go. Ako ay tagapagmana ng Ama. Ayan. So, matatagpuan po ito sa Hebrews chapter 6. Hebreo chapter 6. Again, nagsasorry na po ako ngayon pa lang. Kasi tinry ko naman po eh. Sa totoo lang, alas 3 na po ako ng umaga natulog. Kasi sinubukan ko talaga siyang i-pure Tagalog. Kaso, hindi po talaga kinaya. Hindi po talaga kinaya. Kaya, pagbigyan niyo na po ako sa konting English. Babasahin ko po sa inyo yung Hebrews chapter 6 sa Tagalog. Samahin niyo po ako. Kung sino po yung may mga Biblia, pwede po natin i-open. It's either on your phone, pwede po sa cellphone, or sa Bible, no? Mga book. Meron po tayong mga book dito. Madami. Ayan. Hindi po natin makikita sa screen kasi babasahin ko lang po. Kaya mas maganda meron kayong reference, no? Okay? So, ready na kayo? Ayan. So, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa mga may sapat ng pangunawa. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. In verse 3, magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat, paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang mga pagmamahal at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Sino dito yung may mga inaasahan? Amen. Kaya huwag kayong maging tamad. Huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga pinangako niya. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa. Natutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil walang nakakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng paninumpang ito ay ipinagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Merong dalawang bagay.
Pag-usapan po natin yan mamaya. Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. At ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Nagagamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod upang ihayag, Lord God, ang mensahe mo ngayong umaga about sa iyong mga pangako, Lord God. Dalangin ko, Diyos, na buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa, kanilang mga pandinig, Panginoon. Loobin mo, O Diyos, matanggap nila ang revelasyon, Panginoon, nagmagmumula, Panginoon, sa iyo ngayong umagang ito. The fresh revelation be upon us, O Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga anak mo dito sa dako ng tanay. Lord, hide me at your back so you would be glorified in our lives. And your faithfulness, your gratefulness, Panginoon, ang siyang madeklara sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, everybody say, Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So, last night, I tried to search, no, kung ano yung sinubukan ko pong magsaliksik. Tagalog na tagalalim. Sinubukan pong magsaliksik o mag-research about sa mga inheritance, no, o yung mga mamanahin. And normally, pag sinabi pong mana, ang unang pumapasok sa isip natin is one, kayamanan. Tama po ba? Salapi. Amen? Pangalawa, land or properties. Pangatlo, asset. It's either cars, mga sasakyan, bahay, ano pa man. Pangapat is business. Tama po ba? Amen? Sino may kakilala ditong mayaman? Mayaman na mayaman. May business, may bahay, lupa. Ayan. Kilalanin niyo po si Pastora Susan. Mayaman po yan. Ayan. So, tabihan niyo lagi. So, may mga lupa, may mga properties. Ano po. And, of course, yung mga anak nila, no? Siyempre, sino bang susunod sa generation nila? Will be the heir or the inheritor or yung mga tagapagmana, no? So, pag sinabi pong manang, yun ang unang mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Amen? Pero may mga proseso po bago po ito maklaim ng isang anak mula sa kanyang mga magulang. Ayun po yung tatalakayan natin ngayong umaga hanggang mapunta po tayo dun sa mana. Sinong gusto ng mana ulit? Amen. Taas ka ba? Yung mga gusto ng mana. Yun, sarap. Amen. Hallelujah. So, meron pong tinatawag na eligibility. Ang ibig pong sabihin ito, yung pagiging karapat dapat. No? Ang isa pong tagapagmana ay dapat po karapat dapat or yung tinatawag po na eligible sa English. Kasi kung hindi po ito karapat dapat, eh hindi po siya maaaring magmana. Amen? Hindi po siya maaaring magmana. Hindi siya entitled magmana. Kahit gusto kong manahin yung kayamanan ni Lucio Tan, hindi po pwede kasi hindi ako eligible. And ano ba tong mga eligibility na to? Hindi ko na po isa-isahin lahat kasi napakarami. Meron lang po tayong tatlong tatalakayin, no? About eligibility. Una, dapat meron kang relationship. Amen? Ama, kagaya po ng ini-example ko, kahit gusto kong manahin lahat ng kayamanan ni Henry C. or ni Lucio Tan, kung wala kaming relationship, hindi ko yun pwedeng angkinin. Tama po ba? Amen? Kaya dapat po unang-una, meron kang relationship dun sa pagmamanahin mo. Or magmamana sa'yo. Amen? So, next is, you must be on the proper age or in maturity. So, hindi po pwede na sanggol pa lang, magmamana ka na agad. Meron pong tinatawag na matured age o yung dapat na edad, sapat na edad, kung saan itong tagapagmana na ito ay meron ng kaalaman, may sapat ng pag-iisip upang pamahalaan lahat ng mana ba or mamanahin niya.
Nakakasunod? Amen? Amen. So, yun. Next is, dapat meron kang attorney. Amen? Hindi po pwede na i-claim mo yung mana mo without the yung tagapamagitan or advocate or the attorney, kasi meron kayong dapat pipirmahan ng mga documents and it should be signed. Kailangan itong pirmahan, pirmado, pagta-transfer ng lupa sa pangalan mo. Hindi po ba kailangan ng mga legal na dokumento? Amen? Amen. So, tatlo lang po, no? Tatlo lang po ang ating i-discuss ngayon. Pero samahan niyo po ako as we discover, no, kung ano po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ang una pong pag-usapan natin dito ay yung relationship. Pero bago po tayo pumunta sa tatlong ito, mapapansin po natin dun sa Hebrews na binasa po natin, meron po ditong sinasabi or inatawag na mga panimulang katuruan or mga elementary teaching, no? Hayaan niyo pong isa-isahin po natin yan mamaya kung para saan itong mga ito. So, let's proceed sa relationship. In John chapter 1 verse 12 to 13, sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya pertaining to Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, unang-una yung relationship po na tinatawag. Ano bang relationship natin sa Diyos? Tayo ba ay mga alipin? O tayo ba ay mga anak? No? Tayo ba ay mga strangers? Ay, basta Tagalog yung strangers. Basta alam nyo na yun. Strangers sa harapan ng Panginoon? Ano ba? Or mga dayo, no? Or mga kakilala lang, no? Meron po kasing pagkakaiba yung kakilala, kilala mo ang Diyos, kilala ka ng Diyos, at dun sa relationship na meron kayo. Amen? Maraming tao nagsasabi dito, kilala ko ang Diyos. Ang problema, kilala kaya siya ng Diyos. Hindi. Ang problema kasi yung relationship. Kaya nga sinasabi, no, kapag tinatanong, anong religion mo? Ama? Anong religion natin? Diba? Yung iba nagsasabi, ay, ano po ako? Katoliko po. Iglesia po ni Kristo. Ayan. Tapos, tayo, kapag nag-fill up tayo ng resume or bio data, nakalagay sa religion, Christian. Or born again. Hindi po ba? No? But it's, lagi po nating sinasabi, hindi yan religion. It's a relationship. Yes. Anong status mo ngayon? In a relationship. Yes! Palakpak naman dyan. Papangiti siya. Anong pangalan nito? Naka-white. Anong status mo ngayon? Ba't napapangiti ka? In a relationship daw. So, ayun, di ba? Pag you are in a relationship, di ba? Lagi kang inspired. Lagi kang motivated. Lagi kang in love. Yan, sarap. Sana all. So, ayun na, balik tayo sa relationship. Dito po sa binasa natin, meron pong process, no? Sabi dyan, yung tumanggap at sumampalataya. So, hindi pwedeng sinasabi mo na tinatanggap ko ang Panginoong Hesus, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, pero hindi kanya ng palataya. Kailangan po dalawa, tumanggap at sumampalataya. Kasi naniniwala ako, kung totoong tinanggap natin ng Panginoong Hesus, sumasampalataya tayo sa Kanya. Amen? At yung pananampalataya na yon, yung pananampalataya na yon, hindi pwedeng walang kalakip na gawa. Kasi yung pananampalataya po mismo ang gumagawa. Kaya po sabi sa James, no, show me your faith that without works, show me your faith that works. And I'll show you my works. Diba? Sa Galatians 5:16 po sabi doon, yung pananampalataya. Yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng
pag-ibig. Yan. So, kapag po tumanggap at nanampalataya, automatic yung paggawa. Hindi po gagawa ka para ipakita yung iyong pananampalataya. Mali po yung faith plus works. Dapat po, faith that works. Ayan yung isa pong Tagalog. Ayan po yung isang characteristic or yung isang bagay, katangian na makikita sa isang anak na may relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Tandaan, kailangan natin ng relationship. So, ito, kailangan tumanggap at sumampalataya tayo. Kanino? Kay Jesus. Binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, yun yung magkakaroon ka. You know? Magkakaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa gusto mo lang yun. Hindi dahil sa trip mo lang yun, no? Kundi, sabi doon sa dulo, kalooban. Kundi ito ay kalooban ng Diyos. Hindi ito ibig sabihin that you are born, ginusto mo na ipinanganak ka, sinilang ka, ginusto na magulang mo, isinilang ka sa mundong ito, at ikaw ay, diniklara nila na ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi. Ito ay mangyayari pa rin sa kalooban ng Diyos. When you are born of God, no? Born of water and born of spirit. Ayan. Kaya po may tinatawag na born again. Yan. So, amen. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 26, English, "For ye are all the children of God by faith in whom? In Christ Jesus." No? Makita po natin, tayo ay mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. No, kagaya po ng sinasabi din sa John chapter 1 verse 12, no, yung tumanggap at nanampalataya kay Kristo. Kaya mahalaga po yung pananampalataya. Alam niyo po, sa isang relationship. Ayan tayo, relationship na naman eh. So sa isang relationship, mahalaga yung meron kayong faith sa isa't isa, yung pananampalataya. Meron ba dito na mag-asawa na laging na lang lagi na lang nagtatanong, saan ka pupunta? Ano oras ka uuwi? Sino kasama mo? So, yun, laging nagtatanong, laging nagdududa, or laging, alam nyo yun, doubt, laging nagda-doubt, no? Pag ganun ang toxic eh, diba? Parang naranasan na, hindi pa naman. Wala pa naman po ang asawa. Pero parang ang toxic ng ganun, diba? Kaya kailangan ng faith in a relationship. Kailangan ng faith, pananampalataya at paniniwala. Without a doubt, no? Kasi dun mo papatunayan yung love. Yes! Kapag meron kang faith, no? So, sabi dito, children, in Greek, ang tawag po dyan ay huios. Sabihin mo sa katabi mo, huios. Huyos ka sa akin. Huyos, di ba? Huyos, or ang ibig pong sabihin ay matured. Yan. Tinatawag po dyan ang mga anak na nandyan na binabanggit ay yung huyos. Meaning to say, mga matured. Yan. Explain po natin yan mamaya, no? Sa pangalawang topic or pangalawang bullet natin. So, Galatians 3:26, "For ye are all children of God by faith in Christ Jesus." Sa Galatians chapter 4, verse 4 to 7, medyo mahaba-haba po ito, basahin po natin. "Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae, si Maria, at namuhay sa ilalim ng kaudusan, upang, merong purpose, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kaudusan, nang sa gayoy, or sa gayon, tayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso." Nasaan daw? Nasa puso yung Spirit. Kaya huwag mo sasabihin, ay nakalimutan ko may Spirit pala ako, kasi nasa puso pala yun. Yan, nasa puso. Na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko.
Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga taga-pagmana niya. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Let's, isa-isahin po natin. So, sabi dyan, merong purpose pala kaya isinilang si Jesus Christ dun sa time ng law, no? At isinilang siya sa pamamagitan ng isang babae. Human being, no? Kagaya natin. So, nanggaling tayo sa mga nanay. Happy Mother's Day! Yeah. So, paipasok lang yung Mother's Day. So, ayun. Sinilang siya ni Maria sa ilalim ng kautusan. Anong purpose? Para palayain yung mga nasa kautusan. At maituring ng mga anak ng Diyos. Amen? Dito sa highlight natin sa verse 7, sabi po dyan, ginawa. Pag sinabi pong ginawa, tapos na, hindi pa. Tapos na. Ang galing ah. Ang galing sa Pilipino. Past tense sa English yun. Ginawa, ibig sabihin tapos na, hindi ginagawa o gagawin pa lang. Yeah. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak. Sino ang gumawa? Ang Diyos. Hindi tayo yung magsisikap para maging anak ng Diyos. Amen? Kundi ang Diyos ang gumawa sa atin o ang gumawa para tayo ay kanyang maging anak. Amen? Grabe, grabe, amazing yung Diyos, no? Pwede pag sabihin ng sibang mag-nanay dito. O pwede pag sabihin ni Regine kay Kuya Aldo, Papa, gagalingan ko, mag-aaral ako ng mabuti, no? Mag-aaral ako ng mabuti, magtatapos ako ng pag-aaral, hindi muna ako magpo-boyfriend. Gagraduate muna ako. Magkakaroon ako ng magandang trabaho, no? At iaahon ko kayo sa hirap. Para tawagin mo akong mag-anak mo. Pwede ba 'yon? Hindi, 'di ba? Kasi automatic anak na siya ni Kuya Aldo. 'Di ba? By rights and blood. By flesh and blood. Amen? Sa atin po, niloob ng Ama or ng Diyos na tayo'y maging anak niya. Hindi po natin ito kayang i-perform para makamtan natin yung pagiging anak ng Diyos. Kundi ito ay kalooban ng Diyos. At siya yung gumawa nito para sa'yo at para sa akin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Grabe, no? Grabe. Grabe. Biruin mo tayong mga hindi karapat-dapat. Palamura, palainom, pala-absent sa church, laging late, aray, hari ko po, pastora. No? Laging sine-second priority ang Diyos. No? Mas pinipili ang iba kaysa sa Panginoon. Mas inuuna yung iba sa Panginoon. Pero ginawa pa rin tayo ng Diyos ng mga anak niya. Hindi yun nagbago. No? Hindi yun nagbago. At kung ang Diyos ang gumawa, there's no other power, no, na makapaghihiwalay sa'yo sa relationship ng Panginoon. Hindi yung ginawa mo. Hindi yung ginawa mo kasi hindi kayang tumbasan ng ginawa mo yung ginawa ng Diyos. Naintindihan? Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng mapawalang bisa yun na kung ano yung gagawin mo or ginagawa mo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Tinapos na niya. Tetelestai, sabi ng Panginoon sa krus, it is finished. Amen? Sa Tagal, sa English po, sabi doon, accomplished, well done. Tapos na. Bayad na. Pati yung tax, bayad na. Bayad na po. Pati yung tax, pati yung mga extra charges, bayad na po. Sino nagbayad? Si Jesus. Sabi niya, it is finished. Kaya wala nang sisingilin pa sa'yo. Wala nang sisingilin pa ang kaaway sa'yo. Oh, ikaw ay sinungaling pa. Ikaw ay ganito pa. Ikaw ay ganyan pa. No. I-present mo yung resibo. Amen? Present mo yung resibo. Huwag sa Facebook. Present mo yung resibo sa kaaway. Sabihin mo, Satan, not today. And not anymore.
because it is already paid. Ginawa na akong anak ng Diyos. Amen? Amen? Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. relax lang. Relax lang po tayo. So, bayad na? Bayad na? Bayad na. Amen. So, binayaran na ng Panginoong Jesus. Praise God. Kaya, tayo, kung tayo ay mga anak na, sabi dyan, hindi na tayo, ano? Hindi na tayo alipin. Kundi, ikaw ay ano na? Taga? Tagapagmana. Amen. Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Yes! Tagapagmana na ako kasi anak na ako ng Diyos. Ginawa niya akong tagapagmana. Amen? Hallelujah. Praise God. O, ilan na yung amen ko? Walang nagbibilang. Ano ba yan? Ilan na. So, okay. Punta po tayo sa proper age or maturity. Ayan. Sayang, nakalimutan ko magdala ng, meron sana akong dadalhin eh, Pampers tsaka Dede. Para makita natin dito kung ano ba talaga yung age or maturity natin. Hindi sa gulang ha, kundi sa level or sa status po ng ating pagiging isang anak ng Diyos. Amen? So, sa mga anak ng Diyos, hindi automatic, di ba? Ito ha. Ate, yung anak mo, yung panganay, nung isinilang mo ba agad, yan, malaki na. Naglalakad na, may ngipin na, nagsasalita na. Hindi pa, di ba? Nung isinilang mo, anong itsura? Baby pa, ayun. Baby pa. Di ba? So, baby pa, maliit pa. Lumidete, ano kinakain nung pinanganak siya? Kumakain na ba agad ng pork chop? Hindi, ano? Ah, gatas. Okay, gatas muna, di ba? Normally. Yes, that's natural. Yan. Mga baby. Pero po kung babasahin sa inyo. Okay, basahin po natin. Let's open our Bible in Hebrews chapter 5. Ayan. Verse 11 to 14. Sige po. Sundan niyo po ako. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit, mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ng ninyong umunawa. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong na ang kumilala ng mabuti at masama. Hallelujah. So, ang ating po topic ay nasa chapter 6, tama? Pero ano yung chapter before 6? Chapter 5. Chapter 5, bago mo na yung chapter 6, di ba? So, dito, sinabi ni Paul, no, kausin niya yung mga Hebreo, or mga Hebrews, mga Jews, mga Israelites. Ano yung sinasabi nila, niya, sa kanila, no? Na dapat tagapagturo na kayo. Ngunit, dahil, yung pinakaunang verse 11, dahil, you are dull in hearing, yung hindi kayo makaunawa, no? Hindi kayo makaunawa. Kasi po itong mga tao ito namuhay sa ilalim ng kautusan, na sa mga seremonya, no? Yung mga pagpapatong ng mga kamay, yung sinasabi sa chapter 6. Sila 'yon, ito yung tinatawag ng mga elementary teaching. At ang kanilang mga kinakain ay spiritual po ah. Ang kanilang mga kinakain ay gatas. No, hindi pa sila makakain ng matitigas na pagkain. Ang matitigas po ng pagkain ay nagpapatungkol sa katuruan ng katwiran or the teaching of righteousness. No? Pero hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin si Pastor about sa teaching of repentance, paulit-ulit pa rin about the teaching of faith.
kundi sana nandun na tayo sa teaching of righteousness, pero paulit-ulit pa rin si Paul. Bakit? Kasi hindi makaalis yung tao dun sa status ng pagiging isang sanggol sa pananampalataya or pagiging sanggol sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. So pag-usapan natin yung maturity. Sabi dito, isa sa mga eligibility or para maging karapat dapat ka, dapat nandun ka sa proper age or maturity para maklaim mo yung iyong mana. Ano pinag-uusapan natin dito? Mana. Ayan. Para maklaim mo, dapat matured. Dapat nasa proper age ka. Okay? So, ang sanggol ay hindi maaaring pagkatiwalaan ng ama sa mga pamana dahil hindi niya pa kayang i-manage yun. Tama? Hindi niya pa kayang i-manage yun. Kahit sabihin ko, sa bawa, magkaanak ako, sabihin ko sa anak ko, pamamanahan kita ng airport. Okay? Yaman ko, may airport ako. Mamamanahan kita ng airport. Manage mo yan, ha? Maintindihan ba niya yun? Mapapamahalaan niya ba yun? Mapapamunuan niya ba yun? Kung siya ay sanggol pa, kung siya ay bata pa, kung siya ay baby pa. Tama? Kahit po kayong mga magulang, hindi niyo po ipagkakatiwala ang isang bagay sa inyong anak kung alam niyong hindi pa nila kaya itong pamahalaan. Amen? Amen. Kung ikaw may sasakyan, tatay, may sasakyan ka, no? At meron kang anak na lalaking bata, no? Pagta-driving mo ba yung anak mo ng kotse? Amen? Hindi, di ba? Bakit? Kasi mapapahamak siya. Tama? Amen? Hallelujah. Kaya, meron po tinatawag na maturity. Kaya minsan po, pansinin po natin sa buhay natin, marami tayong pinagpipray. Tama? Marami tayong gustong makamtan sa buhay. Lord, Panginoon. Yung Panginoon mo naging Panginoon na. Penge Lord. Di ba? Pero hindi dumarating sa buhay natin. Tama? Sabi, Lord, ba't ang tagal? Nagsisip pa naman ako lagi. Nagpipray naman ako lagi. Magbabasa naman po ako ng Bible lagi. Well, knock-knock, check your status. Baka kasi baby ka pa. Tingnan mo, baka naka-pampers ka pa. Tingnan mo. Baka kasi may tsupon ka pa sa muso. Sa bibig. Kasi alam ng Lord ang bawat isa. Kilala tayo ng Diyos. Amen? Hindi man namin po kayo kilala isa-isa or nakikita araw-araw, pero ang Diyos, ang mga mata ng Diyos ay laging nakatuon sa atin, sa inyo. At kilala tayo ng Diyos, even yung ating hibla ng buhok, bilang niya. Ewan ko lang kay Pastor, kung bilang din ni Lord yun. Hindi nahirapan si Lord doon. So, hindi nahirapan. So, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya alam niya yung capacity mo, alam niya yung level natin, kung baby pa ba tayo, no? Makikita natin yun, mamaya tatalakayin natin. Pastora, paano mo masasabi kung baby pa ako or matured na ako? Tagal ko na sa church, Pastore. 20 years na akong Christian, promise. Siguro naman matanda na ako, matured na ako. Pwede na akong mag-claim ng aking inheritance. Right? Pero tingnan natin, saan ba ito nasusukat ang ating kalagayan? Right? So, yan. Diba? Merong baby and merong matured. Eh. Yan. So, tingnan natin sa Hebrews 5 verse 11 to 14. Ito nga po yung binasa natin kanina, no? Sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Sabi po dyan, napakabagal umunawa. Ito po yung isa sa mga karakteristik or katangian ng isang sanggol. Alam niyo po, sa baby, siguro mga edad na 2 taon, kahit anong turo mo dyan, no? Halimbawa, kahit anong pagsabi mo dyan, kaya natatawag natin yung mga ganong edad, napakulit nila eh. Tama? Yung mga age of 2 or 3, no? Nakita mo, naka-pampers pa yan. Si Kay, naka-pampers pa eh. Dede pa, no? Kahit sabihin mo, huwag kang tumakbo dyan, madami.
nadadapa. Tama? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tumakbo dyan. No? Susunod na naman, tatakbo na naman ulit, nadadapa na naman ulit. Diba? Ibig sabihin, kapag bata pala, or mga ganong edad, kahit anong sabihin mo dyan, hindi niya pa yan maintindihan. Kahit anong ituro mo dyan, hindi pa maintindihan. Ganun po yung isang karakteristik ng isang Kristiyanong baby pa. Ayaw sumunod. Very good. Matigas ang ulo. Makulit. Kulit. Ayaw makinig. Amen. 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 O, sino uli yung gustong magmana na? Sino yung... Ano, tagapagmana dito? Oh, humihina. Sapula, sapute. Sino yung mga tagapagmana na dito? Amen. Amen. Ayan. So, dapat matured, di ba? Hindi pwedeng baby ka pa. Hindi pwede. Kaya, yun nga, ang status or ang characteristic ng isang bata or baby, yung infant, makulit, matigas ang ulo, hindi mapagsabihan. Hindi nakikinig. Diba? Kaya makikita mo, okay, baby pa kasi. Ayan. Kaya po ang mga pastor, tumuro doon. Ang mga pastor, mahahaba po ang pasensya niyan. Tama? Mahaba ang pasensya niyan. Kasi kahit sobrang kulit na ng miyembro, sobrang tigas ng ulo, sinabihan na, huwag mong gawin yan, mapapahamak ka. Inuha pa rin. Napahamak. Anong ginagawa ni Pastor? Pinagpipray pa rin ni Pastor. Pinupuntahan pa rin ni Pastor. Hindi sinisisi ni Pastor. Hindi tinataboy sa church. Wini-welcome pa rin. Bakit? Kasi nakikita yun ng mga pastors. At naiintindihan nila yung kalagayan ng isang infant na Christian. Amen? Amen. Kaya check ourselves, no? Yung mga seatbelt po natin, mahigpit pa ba? O baka may nalalaglag na sa upuan dyan. So, check po natin ang ating sarili. Baby pa ba ako? Baka nga, bunching na. baby pa ba ako? Ayan. Baka baby pa po tayo. Tapos claim tayo ng claim ng mana natin. Eh, baby pa pala tayo. Amen? Amen? Kaya pala hindi dumadating Lord yung pinagpe-pray ko kasi baby papupo ko kasi. Diba? So, kaya pala. So, naisip niya na. Kaya pala, Lord. Ayan. Siguro tumatakbo sa isip natin yan. Sabi rin po dito, ang mga matitigas na pagkain ay intended lamang dun sa mga matured na. Tama? So, pag lumaki na yung anak nyo, no, pwede na kumain ng pork chop yan. No, kahit siguro, baka, pwede na yan. Matutunawan na yan. Kaya ng ngat-ngatin yan. No? So, pwede na yan. Kaya po dito, sabi, dun sa mga matured na, ito yung characteristic. Sila ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. They can already judge kung ano yung tama at mali. Pansin ninyo, no? Nung tayo'y lumaki na, kahit hindi sabihin ng magulang natin, masama yan. Huwag mong gawin yan. Alam mo na eh. Tama? Tama po ba? Tama, di ba? Alam mo na, hindi yung apoy, nakita naman yung apoy. Siyempre, nakikita naman na tayo lahat. Alam mo na mainit yon, tama? At hahawakan mo pa ba yun kung nasa wastong gulang ka na? Nilalaro pa nga minsan. Ha? Ha? Diba hindi na? Hindi ka magbababad dun sa apoy kasi alam mong mapapasok ka at mainit yon. Amen? Amen. Yun yung mga matured na mag-isip. Pero yung mga matanda na at naglalaro pa rin ng apoy, sa Mandaluyong ko po yun, punta kayo Mandaluyong loob, makakakita kayo ng mga ganun. Yung merong may something na yun, diba? Alam mo na naapoy yan. Alam mo na mainit yan, hahawakan mo pa ba yan? Hindi na, di ba? Kasi you are on the right age. Alam mo na yung tama at mali. At hindi mo nagagawin yun. Kasi ikaw lang din masasaktan. Amen? Pero yung bata, no curious,
first time nakakita ng kandila, no? Na may apoy, 'di ba? No? Curious siya. Gustong-gusto niyang hawakan 'yon kasi hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam. Hahawakan niya at mapapasok siya. 'Di ba? So, 'yun yung kaibahan po ng isang immature or infant sa mga mature na Christian. Amen. So sabi dito, anyone who lives on milk, so sa English po nung verse 13, is still, being still an infant. So sabi dyan, is not acquainted with the teaching about righteousness. Hindi pa nila yun matanggap, hindi pa nila yun maisapamuhay yung katuruan ng katwiran. But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish from good and evil. Ang tawag po sa infant, no, yung mga baby pa, ay nepios. Sabi mo nga, nepios. Nepios, yan. Ang tawag po sa infant. So, wag po tayong malito. Sa Bible po, merong mga Greek terms, no? Hindi po pag sinabi, hindi po pwede pag sinabing child, children, son, ayun, child, children, son, iisa na yon, iisa na pong ibig sabihin nun. Meron pong term dito sa Bible, makikita kasi natin sa English parang pareho, yung anak, mga anak, no? Pero po, meron po itong level, no? Meron po itong pamantayan. Anong klaseng anak ba? Matanda na anak, mature na anak, or baby pa? So, meron po, naiintindihan, hindi po, pag sinabing son or children or child, pare-parehas po yun. Kaya po mahalaga, malaman natin sa Greek translation kung ano yung ibig sabihin ng anak dun sa sinasabi ng verse. Kagaya po nito, itong infant na to, no? Yan po yung mga Christian na. Mga Christian na po itong mga ito. Kaso infant pa lang, no? Mga born again na po yan. Kaso infant pa lang. Ito yung mga nepios pa, no? Infant. Mga dumedede pa. Ayan, ayan sila. So, mga baby pa. So, nepios means infant. And, naalala nyo kanina, yung children, yun sabi, huyos. Huyos means son or mature. Okay? Maliwanag po ba? Meron kaibahan po yun, ha? So, hindi again, hindi pag sinabing child or son, automatic, matured na yon. Meron pong mga tinutukoy sa Bible na mga baby pa na anak ng Diyos. Okay? Kaya, tingnan po natin yung kaibahan. Ayan. Isa-isayin po natin. So, sabi dito sa nepios, dull in hearing, or mga nagsipurol sa pakikinig. Ayan. Ayan po yung mga nandito, pero nandun yung isip sa ML, nandun yung isip sa Facebook, or sa crush niya, or sa pagkain mamaya. Di ba? So, hindi naikinig. Or ayaw talagang makinig, ayaw matuto. So, ayan. Ayun sa karakteristik ng nepios. Pangalawa, kailangan niya ng milk para mabuhay. Hindi pa niya kayang kainin yung mga solid food. So, yung milk, yan yung mga elementary teaching. Yung laging kaligtasan, yung laging paumpisang katuruan, pagpapatong ng mga kamay, yung laging first, yung paulit-ulit na tinuturo. So, laging yun. Kailangan ulit-ulitin sa kanila. Kasi nga, mapurol ang kanilang pakikinig or pangunawa. Pangatlo, they are not acquainted with the teaching about righteousness or wala silang karanasan sa salita ng katwiran. Okay? So, hindi pa makatanggap ng teaching of righteousness. Sa huyos naman, kabaliktaran. So, sila naman yung nakakaunawa na at may sapat na karanasan na sa salita ng katwiran. Pangalawa, sila yung nagsasanay na. They are trained, no? At marunong nang kumilala sa pagkakaiba ng mabuti at masama. Pangatlo, hindi po sila tamad. Sabi mo sa tabi mo, hindi tamad. Hindi tamad. Ayan. Ang mga matured Christian, hindi na po tamad. Hindi na po yan inuutusan. Automatic yan. Diba? Yes, FM. So, automatic yan. Hindi na tamad. No? Basahin nga natin. Sige, basahin ko po sa verse 12 ng chapter 6. Sabi po dito, kaya't huwag kayong maging tamad.
tularan ninyo ang mga taong ayan, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako. So ito pala yung mga tumatanggap ng mga ipinangako. Imitate, ibig sabihin tularan or magsipagtulad to those who through faith and patience dun sa mga taong may pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Patience. Ay nakapagmana ng ipinangako. So, meron palang dapat pananampalataya at pagtitiis. Magtiis. Faith and patience, no? Remember Abraham, no? Siya ay the father of faith. Kaya siya tinawag na father of faith, no? Na, alam niyo po yung story ni Abraham and Sarah. Bago po si Abraham at Sarah nagkaanak, ay nasa 90 years old na si Sarah at si Abraham ay nasa 100 years old na mahigit kung di po ako nagkakamali. No? Pero pinangakuan po siya ng Diyos na siya ay magkakaroon ng, siya ay magiging ama ng nation, no? Ng bansa. So, father of nation, no? Magiging ama siya ng bansa. 75 years old pa lang si Abraham. So, mga around 60 or 50 pa lang si Sarah. Kaya nagtaka siya nung sinabi yun ng Diyos kasi hindi nga sila magkaanak ni Sarah. But, he remained faithful and patient. No? Siya ay nanatiling tapat, may pananampalataya, at may tiyaga or pagtitiis hanggang umabot sa panahon na tinanggap niya ang pangako. Amen? Amen? Sino ulit gusto ng mana? Yan. Kailangan merong faith and patience. Faith and patience. Sabihin natin yan sa sarili natin. Kasama ako. Kasi baka faith lang, walang patience. Puro faith. Puro faith. Pero madaling-madali ka naman. Inuura-urata mo si Lord. Lord, nananampalataya ako na ngayon din. Ngayon din. Yan. Yayaman ako. Feeling mo may babagsak na 1 million sa langit. Hindi ganon. Hindi magician si Lord. No, hindi. Faith, kaya kailangan po ng faith and patience. Trust the process. No? Pagkatiwalaan po natin yung proseso ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, naintindihan na po yung kaibahan ng nepios tsaka huyos. Okay, very good. Galing na mga students. Ay, joke lang. So, eto na. Pag-usapan natin, paano naman magiging nepios, ay magiging huyos yung mga nepios. Kung nararamdaman nyo na, Pastora, nepios, parang pakiramdam ko ako yung nepios ah. Kasi nininervyos ako, hindi pa ako nakakatanggap ng mana eh. No? Kailangan maging huyos ako. Tama? Para maklaim ko yung aking inheritance. Right? So, meron tayong 6, if I'm not mistaken, 6 na pag-uusapan or steps. Not, maybe this is not all, pero ito yung key points na maaari nating itakel along this journey. No? Paano ba? So, una, obey God and His word in all things. Meron pang exempted? Lahat, all things. Sabi dyan sa Romans 6, verse 16, sabi, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino man, inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan? O pagsunod sa Diyos, nahahantong sa pagiging matuwid. Remember, yung huyos, ito yung nakakakain na ng, or nakakaalam na ng teaching of righteousness. Amen? Kaya, magpasakop tayo, no? Doon sa salita ng Diyos. At sundin natin yung salita ng Diyos. Sabi sa James, chapter 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa, ano daw? Sa salita ng Diyos.
kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo. Ngunit, hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayan. So, kailangan obey, and we are not just hearers, we are doers of His words. Ayun yung mga nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Ayan. So, paano daw ito ginagawa? So, to do this, you must spend a lot of time in the Word of God so you will know what it says for you to do. Para malaman natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi po yan lalabas sa langit na nakasulat, Karen. No? Ang pangako ko sa'yo, dapat itong gawin mo. Hindi po ako titingala sa langit para makita ko kung anong gustong sabihin sa akin ng Diyos. Kundi dapat, mag-spend ako ng oras para basahin yung salita niya. Yung Bible. Kasi yun yung salita niya eh, tama? Kung gusto mong malaman kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng Diyos, huwag kang tumingin sa langit. Oo, alam ko, nasa langit ang Diyos. Pero huwag ka lang tumingin sa langit at magtanong, Lord, ano bang gagawin ko? Magbasa ka ng Bible, kapatid. Magbasa tayo ng Bible. Kasi nandun yung salita ng Diyos. Andun yung gusto niyang sabihin para sa'yo. Amen? Andun yung payo niya sa'yo. Paano ka lalago? Paano tayo mag-grow? Amen? Paano tayo lalaki? No? Paano tayo magiging productive? Yan. So, proceed po tayo sa number 2. Walk daily in spirit. In Galatians chapter 5, verse 16 to 17, sabi dyan, ang espiritu at ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban naman sa laman. Sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So, walk daily in spirit, not by flesh. No? Kailangan by the spirit, not by power nor might, but by the spirit of God. So, daily po, daily. Hindi every Sunday lang. Hello? Sunday ngayon, Christian ako. Monday bukas, day off. Day off sa pagiging Christian kasi papasok ako sa work. So, dapat po daily. Daily tayong lumalakad sa spirit. Paano ba yun? No? Yung spirit yung nagli-lead sa atin. Kagaya po nung na-experience ni na Paul, yung spirit yung nagsabi sa kanila, nag-warn sa kanila, no? Nakikinig sila sa spirit. No? For us to walk in the spirit, we need to listen. We need to listen in the spirit. Hindi yung flesh. No? Kakita ka ng buffet. Yeah. Lechon. Patatiyan. Lahat mamantika, lahat masebo, di ba? Ay, high blood ka. Sabi ng spirit, huwag yan, makakasama yan sa physical mo. Sabi ng laman, hindi, minsan lang yan eh. Di ba? So, walk daily in the spirit. It's just an example lang po. Kasi madalas pagkain ng temptation. Nakaka-relate. So, pangatlo, learn not to follow the world's definition of what you need. Sabi ng mundo, kailangan mo to. Kailangan ganito ka. Kailangan ito ka. No? Yan ang sinasabi ng mundo sa atin eh. Pero sabi ng Diyos iba. No? Do not conform unto this world. Yan, sabi ng Panginoon. Sabi din dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Medyo mahaba-haba po ito. Basahin nyo na lang po, ayun po yung reference natin. So, huwag kang makiayon dun sa sinasabi ng mundo sa'yo. Kasi, merong sinasabi ang Diyos sa'yo. Kung ano ka, kung ano tayo, yung identity natin. Amen? Hindi ang mundo yung magdidikta kung sino ka, kundi ang Diyos ang nagsasabi. Sino ba yung gumawa sa atin? Ang Diyos. Kaya siya ang magsasabi sa atin kung ano ka, kung ano ko, kung sino tayo. Amen? You do not need to defend yourself against the world. Kasi, sa Diyos tayo, lahat. Nakadepende. Amen? Kaya, maraming nagsasabi dito sa botohan, no? Sa darating na eleksyon, ang kinabukasan ay nakadepende. Ang kinabukasan ko ng mga anak ko or mga kung sino-sino pa,
mga susunod na henerasyon ay nakadepende kung sino ang magiging pangulo ngayon, darating na eleksyon. That is not true. Hindi mo nga alam yung bukas eh, kung nandito ka pa. Tama? Maraming mga kabataan nyo yun, paano yung kinabukasin ko kung ito yung ibuboto nyo? Well, can you, kaya mo bang panghawakan, or kaya mo bang makita yung bukas mo? Hindi mo nga alam kung mamaya nandito ka pa sa mundo eh. Diba? Kaya do not depend, no? Do not depend yourself sa mga tao dito sa mundo. Kailangan na depende ka lang kay Lord. Amen? Si Lord ang may hawak ng future mo. Kahit sino pa mang umupo ngayong eleksyon na to, ang Diyos pa rin ang gagawa sa buhay mo. Ang magdidikta sa buhay mo. He holds our future. Siya lang ang may kakayanan nito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pag ito ang nanalo, kawawa o magiging masagana. No, nakadepende pa rin yan sa Diyos. Ang Diyos ang depende. Ang gawin natin maging dependent tayo sa Kanya. Amen? Amen. Amen. So, number 4, retrain or reprogram your mind in tune with God's way of looking at things. So, ito na nga po, renew your mind. Anakaino, change. Baguhin po natin ang ating pag-iisip. Maraming bagay dito sa mundo, no? Being nepios, no? Mabilis tayong ma-impluensyahan ng mundo, tama? Kapag bata ka, tingnan mo yung mga bata sa mag-browse ka sa Facebook. Mga bata ang gagaling mag-TikTok, grabe, 'di ba? Mga bata, talo pa ako eh. Gagaling nila mag-TikTok, bakit? Kasi 'yun yung lagi nilang nakikita sa mundo. Amen. 'Yun yung lagi nilang napapanood. Nakokondisyon yung isip nila doon. Kaya madali silang mag-adapt. Kaya tingnan niyo po yung mga baby Christian, madali pong matangay ng mundo. Bakit? Kasi baby pa nga eh. Kasi wala pa sa paninindigan ng tama at mali. Amen? Kaya mapapansin natin, may mga mag-church, next week, wala. Next week, nandito. Next week, wala ulit. Diba? Kasi po, baby pa. Infant pa lang. Madaling ma-impluensyahan ng mundo, ng barkada, ng kaibigan, ng classmate, ng jowa. So, madali silang ma-influence or madaling mahatak. Kaya po, yung promises na de-delay eh, hindi matanggap-tanggap kasi nananatili sa pagka-baby. Ang tagal-tagal na sa church, ganun pa din yung buhay. Amen? Kasi nananatili sa pagka-baby. Kaya we need to grow up. Sabi mo sa tabi mo, grow up. Grow up. Grow up. Huwag grow old, grow up. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. So, ayun. Next po, number 5, bring your body desires under your control. Ayan, ito na yung pagpipigil sa ating sarili. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9, verse 27, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Naalala ko tuloy yung nag-workout ako. Upang sa gayoy, hindi ako makaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ayan. Pinapahirapan daw niya ang kanyang katawan at sinusupil. Oh, yung mga ano dyan, alam niya na. Hindi ko nasasabihin. So, wini-workout niya, no? Nag-wini-workout niya at pinapatay niya ito, yung flesh within him. Kasi this flesh is intended to commit sin talaga eh. No? Naka-ano na to sa pagkakasala, kumbaga. Pero kaya nga, along the way, yung sanctification, yung soul natin, no? The way na sinasanctify tayo ng Word of God, no? Na pinapatay yung makalaman, no? Sinasanctify. Yung spirit natin na buhay na automatically, na regenerate na, na born again na. Pero yung soul, no? Sinasanctify pa po yan. Sinasala or nililinis pa patuloy na nasa proseso, no? Kaya I know it's very hard, no? It's very hard to napakahirap po na gawin yung mga bagay
na hindi mo nakasanayan noon, mas madaling gawin yung mga bagay na nakasanayan mo na noon kaysa sa mga bagay na hindi mo nakasanayan. Tama po ba? No? Kaya itong mga nakasanayan natin sa mundo, at pag ginagawa na natin itong mga mga dapat ay maging kasanayan natin sa katuruan ng righteousness, ng katwiran ng Panginoon, it is difficult. Mahirap po. Pero sabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Diba? Mahirap lang sa umpisa. Kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, sinishare ko kanina nung nag-workout ako, sa umpisa talaga, napakahirap eh. Ang hirap talaga. So, nandyan yung temptation, yung pagkain, nandyan yung temptation na magtulog na lang ako kasi ang sakit na ng katawan ko. Magiging madami kang excuses, magiging madami kang dahilan. Pero, if you have a motivation, kung matured ka na mag-isip, meron kang goal setting. Sabihin mo, goal setting. Meron kang goal setting, meron kang goal or gustong matanggap. Yan. Matanggap, no? Makamtan. No? Magpapatuloy ka. Yun yung magpupush sa'yo para ituloy mo. Kahit masakit, kahit mahirap na pagdaranan, sa umpisa lang yan. Pero, remember, practice makes perfect. Along the way, habang ginagawa mo paulit-ulit, you're working out your salvation, pinapractice mo, mamamalayan mo na lang yung sarili mo, sanay ka na. Amen? Sanay ka na. Hindi ka na nagre-reklamo. Hello? Amen? Pag sanay ka nang pumupunta sa church ng maaga, hindi ka na nalilate. Tama? Kasi sanay ka na. Sanay ka nang gumising ng maaga. Tingnan mo, kung lagi ka sanay na gumising ng alas 6 ng umaga, no, kahit wala kang pasok, gigising ka ng alas 6 ng umaga. Tama? Kasi sanay ka na. Amen? Yun. Kailangan natin ng training, no? Kapag sinabing training, hindi po yan, relax ka lang, parang nasa beach ka. Tinitrain mo yung katawan mo, yung sarili mo. You are going into the process na may pinagdadaan ng mahirap hanggang sa masanay ka na. Hanggang sa level up ka na. Amen? Righteousness is not easy. Lalo na sa mga infant, sa mga nepios. Pero pag sanay ka na, makikita mo yung sarili mo, huyos ka na sa akin. Yan. Huyos na ako. Yan. Hanggang entitled ka na. Eligible ka na. And number 6, find good and godly, biblically correct teachers to learn from. Amen? So, mahalaga po yung may nagtuturo sa atin. Hindi po ba? Mahalaga po yung may taong nagtitrain sa'yo. Mahalaga yung taong nagko-coach sa'yo along the way. Right? We cannot do this journey alone. Hindi po natin kayang malagpasan lahat ng bagay ng nag-iisa. No? Kailangan meron tayong guide. May pastor tayo. Kaya po may mga pastors, may mga ministers po para mag-guide. That's their job. Kaya wag po tayong mag-guilty na nakagawa tayo ng mali. Baka magalit si pastor, baka magalit si pastora. Well, definitely, we may be hurt. Pero wala kaming karapatang magalit sa inyo. Bakit? That's our duty, that's our job. To teach, to mold, to disciple. Yun po yung trabaho natin. No, yun po yung responsibility na iniatang sa mga leaders. No? Kaya, if you wanted to be, or kung gusto nyo pong mag-mature, find good and godly and biblically na Bible-based po na leader. Kailangan pa ba? Hindi nyo pa ba nahanap? Pero, you should. We should. No? Sabi dito, 1 Corinthians chapter 4, 14-15. Ito yung sinusulat ko. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Ganito siya sa mga disciple niya. Ganito yung dapat na hinahanap natin sa mga nagdi-disciple sa atin. Kagaya ni Paul. Ganito yung character. Ito yung sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak.
kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Hindi sinasabi ni Paul na, oo, gayahin niyo ako sa pagmamalaki niya. Pero dahil gusto ni Paul, it is their desire or his desire. Ganyan yung dinidesire, kagaya ng mga dinidesire namin bilang mga tagapagturo ni Pastor June, Pastora Susan, Pastor Ed, not namin. Dinidesire namin na maging huyos tayo, no? Kayo lahat. Kasi sino ba namang hindi magiging masaya kung lahat tayo nai-enjoy yung ating mana? Amen? Kapag nakikita namin ang isang kapatiran, naghihirap, paulit-ulit na lang nangyayari yung ganitong buhay nila na masakit, masaklap, we are hurt. Nasasaktan po kami. No? Naaapektuhan po kami. Hindi namin yon gusto. No? And lalong-lalo na po ang Panginoon. Kasi inalay niya na yung buhay ng kanyang anak para tayo ay mapalaya sa ganong sitwasyon ng buhay. Kaya nga po, itinuturo natin ito sa lahat, paano maging huyos para maklaim yung dapat na mana natin. Amen? So, ganun po katindi yung desire nila, Paul, no? Maging kagaya nila yung mga tao na tinuturuan nila, yung kanilang mga disciple, yung kanilang mga church members. Amen? Kaya po, they are very eager magturo every day. Nagtuturo siya. If there is an opportunity, magtuturo siya. Kahit dalawa, tatlo, magtuturo. Kahit malayo ang tanay, magtuturo. Kahit umulan, bumagyo, magtuturo. Kasi ang desire po, iba yung gusto mo lang eh, sa desire. Yung desire kasi, yung yun nag-aapoy sa puso mo, galing sa Diyos yun. Bilang isang tagapag-share ng gospel of grace. Amen? Lastly, our attorney. Hallelujah. So, 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6, sabi po dito, sapagkat iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Mga kapatid, ang attorney po natin or tagapamagitan or sinasabing advocate po sa Ama ay si Jesus Christ, no? Hindi lang niya tayo iniligtas sa mga kasalanan, ngunit siya pa yung naging tagapagtanggol, no? Tagapagtanggol. Kawang tagapagligtas at tagapagtanggol, no? Tagapagtanggol natin ng Panginoong Jesus. Siya yung namamagitan, no? Pag tayo ay nagkakasala, no? Inaarang ni Jesus, pinayaran ko na yan. Hindi mo na pwedeng parusahan pa. Bayad na po. Judge, bayad na po. This is the resibo. Yung pagkapako sa krus, no? Amen? Is it amazing, di ba? Napaka-amazing, no? Na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, yung ating tagapagtanggol. And, bakit pala natin kailangan ng attorney kanina, sabi natin, to claim our inheritance. Alam niyo po, yung attorney natin, hindi lang siya tagapagtanggol. Siya pa yung gumawa. Amen? Siya pa yung gumawa. Hello? Amen? Sinong gustong maging mayaman dito? Amen? Pasayan po natin to. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na masaganang lubos. Hindi lang po masagana. Hindi lang po buhay. Kundi buhay na masagana. At hindi lang po buhay na masagana. Kundi buhay na masaganang lubos. Amen? Panampahan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi lang pala siya yung attorney.
Siya pa yung nagbigay, amen, ng buhay. At buhay na masiganang lubos. Ano pa? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Amen? Sino dito yung mayaman na? Amen. Sino mayaman na dito? Amen. Dahil ang Diyos nagpakadukha para ako at ikaw maging mayaman. Amen. Hallelujah. Praise God. Ano pa? Ano pa yung pwede mong i-claim? Ito po, it's a combination of physical and spiritual inheritance, no? Kung kanina nakita natin yung inheritance na pera, asset, kotse, sasakyan, land, business. Ito combination eh. Masaganang, buhay na masaganang lubos. Hindi lamang spiritual, pero lahat yun. Masaganang lubos. Pag sinabing masaganang lubos, hindi ka na naghihirap sa mga bagay-bagay. Hindi ka naghihirap mag-isip. Hindi ka na naghihirap sa status mo sa buhay. You can freely live, no? Without any doubts or wala kang iniisip na mga suliranin sa buhay. No? Yun yung ibig sabihin ng masaganang buhay. Ano pa? Pinayaman din na ng Lord. Amen? Mayaman? Sabi nila, oo, mayaman. Mayaman ako sa kaibigan. Well, yes, amen. Mayaman sa kaibigan. Amen? Pero hindi lang yun. Buksan mo yung mga mata mo. Maraming bagay na ibinigay sa'yo ang Diyos. Yung susi, nasa'yo na. The key of heavens, nasa atin na, kailangan lang natin buksan. Amen? Mayaman tayo, kailangan mo lang paniwalaan yun. Amen? Hallelujah. Ano pa? Ano pa yung tinanggap mo? Ano pa? Bilang huyos, 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Hindi po aksidente ng Panginoong Hesus na latayan sa lahat ng parte ng katawan and even yung internal organ niya. No? Even yung internal organs niya, tinamaan. Bakit? May purpose yun, kapatid. No? Kasi yung healing, hindi lang outer, even internal. Kasama yan. Kasama yung mga internal na pinagaling ng Panginoon. May nararamdaman ka ba sa internal mo o sa physical mo? Hello, kapatid. Tinanggap mo na ang kagalingan. Amen. Sa pamamagitan ng mga sugat, sa pamamagitan ng mga latay, sa pamamagitan ng pagsaksak sa Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling ka na. Amen? Hallelujah. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Malapit na po tayo magtapos. Pero bago yun, basahin po natin sa Hebrews. Pabalikan ko lang po ulit. Meron po dito ang inihaling tulad si Apostol Pablo. Dito po, sinabi niya sa verse 7, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At ito ay nanganganib pang sumpay ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Remember, there are two unchangeable things na binanggit kanina. Hindi nagbabago ang sinabi ng Panginoon. Una, ang kanyang pangako, at pangalawa, ay ang sumpa. Sabi dito ni Paul, before this verse, sabi dito, imposible na ang mga nakalasap ng kanyang kabutihan o nakaranas ng goodness, yung mga na-enlightened na, imposible na tumatalikod pa sa Diyos. Pastora, bakit meron na akong kilala? Oh, huwag na kayong magbanggit ng pangalan. But po, pastora, may kilala ako na after naman na, ano, nung una, nag-church, saya-saya pa niya mag-praise and worship. Tapos,
sumunod na kwan, hindi ko na po nakita sa church, ibig mong sabihin tumalikod na yon. We cannot tell, no? We cannot judge. Pero according to this, imposible pa sa taong nakaranas, naka-experience ng kabutihan ng Panginoon ang tumalikod. Imposible. Ikaw ba, kung naranasan mo na personally yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yung miracles ng Panginoon, tatalikod ka pa ba? Ask yourself, tatalikod ka pa ba? Ilang beses nang naging mabuti ang Diyos sa buhay mo? Madami. Tatalikod ka pa ba? Kaya sabi ni Paul, hindi mangyayari, imposible mangyari yun, tumalikod pa kapag totoong naranasan. Pero kung hindi pa, baka kaya tumalikod. Kasi hindi totoong naranasan. Hindi talaga totoong nakatanggap ng biyaya. Hindi talaga totoong nakaranas. Naki-party lang dito. Woo! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Nakipanakpak lang. Nakiiyak lang. Pero ang totoo, hindi talaga totoong tumanggap. Kasi kung totoong tumanggap, hindi natatalikod. Amen? Amen? Kaya, palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng mga tao nandito. Kasi sabi ni Paul, nakatitiyak ako na itong mga to, yung ginausap niya doon, yung kaligtasan na natanggap nila. Tiyak. Amen? 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 Sigurado. 100% for sure. Sigurado. Kaya, ito mga kapatid, yung mga pinaulanan ng Diyos, yung binasa natin, ang tumutubo po doon, yung mga napapakinabangan ng magsasaka, yung mga good, pinapatubo po, hindi po tinik, hindi po damo ang tumutubo doon sa totoong nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Amen? Ang tumutubo po dito, magagandang crops, magagandang bunga. Amen? Tumingin agad sa katabi kung maganda. Maganda yan! Yan, magagandang bunga. Yan, magagandang bunga. Bunga ng Espiritu. At ito'y pag-ibig ang tumutubo dyan. Hindi po mga damo. Hindi po mga tinik. Hindi toxic. Ayan. So, kaya dyan po natin makikilala ang totoong nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nabasa na natin yung anim na paraan or proseso para tayo maging huyos. No? Kung tayo nepios man, alam na natin kung ano ang dapat natin gawin ng naayon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, basahin ko po sa inyo, tiyak ang pangako ng Diyos. At hindi ito nagbabago. Sabi dito, gayon naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay na ito, una nga ay yung pangako at inisumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa kanyang mga pangako. Again, if we are in God, there is no more condemnation. Wala ka na po sa ilalim ng sumpa. At iyon naman ang pinatitiyak ko sa mga taong naririto. Amen? Nakatitiyak ako, kagaya ng sinabi ni Paul, nakatitiyak po kami ng kaligtasang tinanggap nyo dito. No? Kaligtasan nang galing sa Panginoon at you are entitled sa kanyang mga pangako. Amen? Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Meron pong tanong, natanong narinito kanina. Bakit pastore, hindi ko po nararanasan ito? Or bakit hindi ko po nararanasan ito, pastora? Anong sagot? Kasi, baka kasi nepios ka pa. Amen? Or baka kasi
wala pa tayong relationship at all sa Lord. Amen? O baka kasi, hindi pa natin alam na si Jesus yung attorney natin. Amen? Again, babalik po tayo sa tatlong bagay na pinag-usapan po natin kanina. Ano po ito? Eligibility. Una, relationship. Pangalawa, proper age or maturity. Pangatlo, yung attorney natin. So sa relationship, be a son. Okay? Sa proper age, not just a nepios but huyos. And number three, let Jesus settle it for you. Amen? Hindi ikaw ang gagawa, kundi ginawa na ng Diyos para sa'yo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ba, akala ko magsasalita ako 5 minutes lang. Grabe. Lord, thank you Lord for your message. And, there's more. Have a seat right there. I have a few questions for you. Akala niyo, ha, tapos na. Okay. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Number one. Pero, ito po, hindi. Tingnan natin. Ano ang title? So, yun ang mga kasagot, raise ng hand. Ano ang title ng message ng Lord today? Raise your hand. Raise your hand. Tayo. Wait lang. May premium. Sure ka, isang try lang ha? Isang try lang ha? Okay. Oh, wait lang. Drum roll. Ano ang title ng message ng Lord today? Yes. Ang tagapagmana ng Ama. Eh, wrong. Oh, sino pa? Melay. Almost, Marla, almost. Try. Ayan. Try. Oh. Halatang mga nephews pa yun dito. Ang sabi sa nephews, try. Tay, tagapagmana ng Ama. Mali, Melay. Ako. Vince. Dapat eksakto. Ako ang tagapagmana ng Ama. Yes! And that's correct! Congratulations! Huyos ka na, nakikinig ka. Congratulations! And to God... And to God be all the glory, papalakpakan po natin ng Panginoon. Inabalikan na po kay Pastor. Amen. Praise God. Sayang yung premyo. 20 pesos na ka-cheque sa Makati mo ipapalik. Salamat sa Panginoon. Naintindihan po natin. Amen. So, yung pong tagapagmana, ano, yung huyos. Ano? At yan po ang sabi sa chapter 4 ng Galatians. Ano sabi doon? Galatians chapter 4 verse 1. Pakibasa nga. Verse 1 to 2. 2 ba yun? Ano ba yung Galatians 4 verse 1 to 2? Eh, meron na pala Galatians 4. Okay, ano? Oh, verse 1 to 2. Ayan, sabi doon. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Pag bata ka pa, pag nepyos ka pa, kahit tagapagmana ka ng Diyos, hindi ka nakakahigit sa alipin. Ano ibig sabihin? Yung alipin ba, na-enjoy niya yung kayamanan ng tatay? Hindi. Kaya katulad ka rin nung alipin, hindi mo rin may enjoy yung kayamanan nyo kahit tagapagmana ka kasi alipin ka pa, nepyos ka pa, tulad ka lang ng isang alipin. Verse 2,
Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala sa panahong hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Kung kailan na yung tamang time mo, doon ka palang, doon mo palang ma-enjoy yung kayamanan, yung mga promises ni Lord. Kapag dumating ka na doon sa time na ikaw ay naging huyos na. Huh? Huyos na. Kailan yung time na yon? May tinakda ang ama eh. Di ba? Kailan yung time na yon? Yung verse 4 hanggang 5. Anong sabi doon? Ngunit sumapit ang tamang panahon. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak, isinilang sa isang babae at nabuhay sila rin ng kautusan. In verse 5, para ikaw ay upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan sa gayong tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos dyan, huyos. Ano? Anak ka na ng Diyos. Ibig sabihin, malaking, matured na anak ng Diyos. Huyos na. Amen? Kaya, ma-enjoy mo na. Eh, yung mga nagtatanong, bakit? Sabi ng Lord, ganito, ba't di ko nararanasan? Tanong ko din po yan noon. Sabi ko, Lord, sabi mo, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Eh, linggo-linggo naman ako nagsisimba, inuuna naman kita. Mali pala yung turo sa akin nung una. Pag sinabi palang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi pala ang ibig sabihin nun, unahin mo magsimba linggo-linggo, hindi pala ganun yun. Ang ibig sabihin, pag seek ye first the kingdom of God, anong ibig sabihin nun? Be born again. Ang sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya, when you seek the kingdom of God, you must be born again para malaman, makita mo yung kaharian ng Diyos. So, ma-born again ka muna. O, na-born again ka na. Okay na ba? Hindi pa. And His righteousness. Yun yung katwiran. Yun yung pagiging matured. No? Kaya, pag ikaw ay marunong ng kumilala ng tama at mali, alam mo na yung mali, ay, di ba na yung gagawin? Kasi mali na yan. Pero pagka yung mali na, alam mong mali, pero masarap eh. Minsan lang naman. Habang ganyan pa rin ang ginagawa mo, still you are a nephews. Pero pagka ikaw huyos, alam mo na yung mali, alam mo na rin yung tama. At yun na yung ginagawa mo. Kaya, ang doon mo mararanasan yung promise ni Lord na, and all these things shall be added unto you. Amen? Praise God. Palapakan natin si Lord. Ayan. Kaya yung mga nephews dito, maghuyos na kayo. Ihangarin ninyo na lagi niyong ipag-pray na kayo ay makaunawa. Kasi, ang pinaka-main na dahilan kaya hindi makalumago kasi dull of hearing. Mahina ang pangunawa. Merong hindi makaunawa sa maraming dahilan. Merong ayaw intindihin. Merong walang interest. That's number one. Walang interest. Kasi kapag may interest ka, hindi ka papayag na hindi mo yung maintindihan. So dahil kulang ka sa interest, okay ka na dun sa feeling blessed. Okay ka na sa feeling blessed. Ayaw mo na mag-grow. Kasi feeling blessed na eh. Pero yung katotohanan, in reality, hindi mo maranasan yung promises ni Lord. Ang sabi niya, sa 2 Corinthians 1:20, if you are in Christ, all the promises of God is yea and amen. Kung ikay na kay Kristo, lahat ng pangako ng Diyos sa'yo. Amen sa'yo. Puro yes si Lord. Pag sinabi mo, Lord, sinabi mo, sa pamagitan na yung sugat, pinagaling mo na ako. Sabi ni Lord, yes. Lord, sabi mo, sa pagiging dukha mo, pinayaman mo ako. Ang sagot sa'yo ni Lord, yes. Bakit? Kasi, huyos ka na.
ikaw ay tagapagmana na. Kaya all these things will be added unto you. Hindi sinabi, hahanapin mo pa yan, pagtatrabahuan mo pa yan, hihingin mo pa yan, hindi. Ang sabi, added, idadagdag niya sa iyo, automatic. Automatic, idadagdag niya sa iyo. Kaya magugulat ka na lang, wow, talaga Lord, napaka kahanga-hanga ang gawa mo. Bigla na lang dumarating yung blessing sa buhay ko. Ano? Ang sabi doon, kung saan ako magpunta, may blessing. Kasi promise niya yun eh. The goodness of God will follow you. The goodness of God will follow you. Sa lahat, makikita mo yung promises na Lord. Kaya, yung pagiging dal o pagiging mapurol ang isip o pangunawa, hindi po yan, nagiging, nagkakaroon ka lang yan pag if you are lack of interest. Hindi ka interesado. Kaya, kung interesado ka, napakaganda ng mabuting balita. Yung ayuda nga, dahil interesado tayo, kahit napakahaba ng pila, napakainit, umipila tayo eh. Kasi interesado ka. Kung interesado ka sa magandang balita ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, hindi kayo papayag. Baka hindi na ako makaalis dito. Katatanong niyo, Pastor, paano to? Pastor, paano to? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Kasi interesado ka. Di mo ba? Ganyan ako noon. Talagang pinupuyat ko, kahit bishop, pinupuyat ko hanggang gabi, daling araw, para lamang tanungin ng tanungin. Ganyan ako kauhaw sa kagandahan ng mabuting balita. Kaya, next, gusto ko rin po sana makapaggawa tayo dito ng prayer meeting. Para may turo sa inyo, ano ba yung tamang prayer? Kasi lahat tayo nagpe-pray, pero tama kaya? Ano bang ibig sabihin ng prayer? Ano bang kahalagahan ng prayer? Ano ba ang iba't ibang klase ng prayer? Ano ba ang benefit ng prayer? Ano bang katangian kailangan mong taglayin para ikay dinggi ng Diyos ang iyong panalangin? Ano mga hindrances ng prayer? Hindi po natin naintindihan minsan. Kaya tayo, kung ano lang inaramdaman natin, ano lang kailangan natin, yun lang pinagpe-pray natin. Minsan binigay na sa iyo ng Diyos, pinagpe-pray mo pa. Ha? Ano sabi ng Panginoon? Chapter 1 verse 3 ng Ephesians, thanks be to God who blessed us in all spiritual blessings. Minsan binigay na sa iyo, pinagpe-pray mo pa. Pero hindi na pala yun ang dapat. Kaya napakaganda na tayo po ay makapag-aral ng prayer. Gusto ko kayong maturuan ng tamang pananalangin upang ang ating panalangin walang hindrances. Para hindi ka asa ng asa sa panalangin mo na ibibigay, mali pala yung ipinag-pray mo. No? May hindrances ka pala. Para maturuan. Sino po interesado nun? Kasi I know na mahal ngayon ang gasolina, mahirap magpunta rito. We spent 500 pesos para lang pumunta rito. Pero, by the grace of God, ipoprovide ng Lord yun, makita lang ang desire sa puso ninyo. We are willing pumunta rito muli. Gusto ko lang makita yung desire nyo sa puso ninyo. Na para matanggap ninyo yung lahat ng blessings. Tama yung sabi ni Pastor kanina, ang amin pong hangad, katulad ni Pablo, gusto namin yung pagpapala ng Diyos. Kasi para sa atin lahat yun eh. Yung pong pagpapala yung ginawa ni Kristo, para po sa atin talaga yun. Ang gusto ng Diyos, matanggap talaga natin, ma-enjoy talaga natin yung kanyang kayamanan, yung kayamanan ng mabuting balita. Anong sabi niya, Ephesians 2:7? Sabi ng Lord, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Toward us. Gusto ng Lord, ma-enjoy natin, malasap mo kung kano yung kayaman, yung mabuting balita, yung grace niya, yung biyaya niya. Malasap natin, ma-experience natin. At ito yung gusto namin maranasan niyo. Ito yung gusto namin matanggap ninyo. Yung malaya, mapayapa, may kapahingahan,
na buhay, masaganang buhay. Ito yung gusto din namin matanggap ninyo. Ang kailangan lang, ma-educate. Ginawa na ng Lord lahat ng kailangan natin. Pinrovide na lahat ng Lord. Kailangan lang ma-educate tayo paano natin ito matanggap. Paano natin ito maranasan. Ang kailangan lang, knowledge. People perish for lack of knowledge. Hindi lang knowledge na ido or information knowledge. Kung hindi, relational knowledge. Knowledge, experiential knowledge. Yung nararanasan mo. Yun yung gusto ng Lord. Amen? So, praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon. Gustong gusto niyang maranasan. Sabi niya, siya na'y naghirap, siya na'y namatay, siya na'y bayad na. Para ano? Para po ma-enjoy natin. Ganun siya ka-gracious sa atin. Huh? Yan ang gusto ng Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo noong last time, napakaganda ng mabuting balita. Sabi niya, glorious. Ano? Very glorious. Napakaganda, napakayaman. Gusto niya maranasan niyo ang kanyang tinapos, yung kanyang pinagtrabahuhan. Gusto niya malasap natin. Amen? Amen. Oh, ganyan yung mga tatay, nagtatrabaho yan. Para ano, gusto niya, maranasan niya ng mga anak niya yung masarap na buhay. May pakain niya, may patikin niya, masarap na pagkain. May pasyal niya sa magaganda, mga iba't ibang lugar, may pag-outing niya. Gusto niya iparanas yung pinagtrabahuhan niya sa kanyang mga anak. Ganun din si Jesus. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Sige po, binibigay ko na po sa ating MC. Tayo po'y dadako na ngayon sa... sino ba yung MC natin? Ayun, si Jessica. Ayan. Ito yung ating MC ngayon, ano? Ano ba ibig sabihin ng MC? Master of Ceremony, ano? Ayan. Okay. Amen. Amen. Na-bless po ba tayo ngayon sa salita ng Diyos? Amen. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. Amen. Ano nga po yung title ng topic ni Pastora ngayon? Premium muna. Ano daw po? May sobre ka ba dyan? Ano daw po yung title ng topic ni Pastora ngayon? Ako ang tagapagmahal ng Ama. So, paano daw po natin yung matatanggap? Kala ko po nakinig tayo. Ano po ba yun? Yung tatlo daw po? Yung tatlo, yung relationship, majority, and attorney. Kailangan tanggapin po natin yan. Amen? Amen. Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa offering. Tinatawagan ko po si Sister Banji para sa opening prayer. Amen. Atit pong ipanalangin ang offering. Yes, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Ama, sa mga bawat salita, Ama, na aming napakinggan. Ama, gawin niyo po kami maging matured, Panginoon. Wala pa kami magagawa, Ama. Wala kayo sa amin ng buhay, Lord. Kayo lang po, Ama, ang nakakapatid sa mga aming mga hinaharap, O Lord. Kaya patuloy po kami sa inyo, Panginoon. Na sasampalataya, O Lord, God, sa Lord, thank you so much, Panginoon, sa inyong buhay, Panginoon, na natin. Nakatanggap na niyo mga salita. Thank you, Panginoon, sa mga pagpapala, biyaya, Panginoon, na aming tatanggap sa mga araw-araw, Lord Jesus.
mo, Lord God. Patuloy niyo po ito. Bless, Lord God. Ang aming dalangin sa lamang sa pangalan na Jesus na ang Amen. Tatawagan ko na po ang mga youth para sa offering song. Praise the Lord.
Please. So, ayan. So, let's not, huwag po nating palagpasin ang pagkakataong ito na hindi natin mabati. Bigyan ng mensahe at may pag-pray at makawitan ng ating mga mommies today. Ayan. So, ang dami nila. So, we would like to invite all the mother, mga mami po, sa pangunguna po ni Pastora Susan. Age. And pwede imbitahan po natin ang mga nanay sa harap. Dito po. Tayo sa harap. At ako po'y maghahandog ng awit. Personal composition. So, pwede po natin lapitan ang ating mga mamis at kamayan, yakapin, batiin ng Mother's Day po habang ako'y umaamin yan. Total, araw naman nila to ngayon, kahit laging araw nila, araw-araw. Let's make this day special for them. Sabay-sabay. O iya.
Silang ipag-pray at ipagpasalamat sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ng mga nanay na ito. Na, sabi na yung pagiging asawa, pwedeng tumigil eh. Pag namatay na yung asawa, pagka nawala na, pwede na yung pagiging, pero yung pagiging nanay, forever. Kahit lola ka na, nanay ka pa rin. Kaya, hindi po tumitigil yun. Kaya salamat sa buhay ng mga nanay na ito. Pwede po bang pumasok tayo dito at tayo tumayo? Sama-sama po natin silang ipag-pray. Tayo po tayo. Sige po, atin po silang ipanalangin. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pagkalikha, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, nakita mo ang pangangailangan ng tao, O Diyos. Kaya iyumilika ang isang ina, Panginoon, na nagdulot ng maraming inang katulad nila. Ama, salamat po sa kalakasan, kalusugan na iyong pinagkaloob sa kanila upang makayanan ng mga tungkulin na inyatang mo sa kanila. Kaya sila'y makapag-tiis, makapag-sakripisyo. Ito'y kanilang nalalampasan, ito'y kanilang nagagampanan na pagdadaanan ng may kagalakan dahil sa iyong biyaya. Lord, salamat din, Panginoon, sa mga sa buhay na mga nanay na ito na handang magpasakop sa iyong mga salita. Handang mag-alaga, mag-uruga. Mga nag-alaga, mag-uruga sa kanilang mga anak ayon sa iyong gabay at iyong kalooban. Lord, salamat din sa bahay bata, Panginoon, na iyong binigyan ng gantimpala, na iyong pinamuka, Panginoon, na maraming supling. Maraming salamat po, Ama. At Lord, hayaan mo, Panginoon, ang pag-ibig nila, Panginoon, ay patuloy itong sumagana, hindi lang sa kanilang mga anak, maging sa kanilang mga asawa. Salamat po, Diyos, sa iyong katapatan, kabutihan sa buhay ng mga nanay na ito. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy pa nilang may pakita, may padama ang pag-ibig ay binigay mo sa kanila. Mapalaki nila ang kanilang mga anak, magabayan ang kanilang mga anak nang naaayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong biyaya, may padama ang iyong grasya, ang iyong biyaya sa kanilang mga anak at lumaki ito na may takot sa iyo, O Diyos, at may pagpapasakop at pagsunod. Salamat po, Ama. Karamin ko, inideclare, Panginoon, more blessing, Panginoon, ang kanilang maranasan buhat sa iyo. Give them the desire of their heart, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na patuloy silang mabuting maging ehemplo ng mga batang ina at kanilang mga anak. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pasasalamat, itong aming dalangin. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, yan, praise God. Muli po, paalala ng mga
So Wednesday po ang ating couples, men's, women's, and youth. Dito po ulit tayo, 5 o'clock. No, sama-sama ulit tayo mag-aral para tayo ay maging sa Wednesday. Uyos! Para tayo ay maging maging ano? Uyos! Uyos! No? Para sama-sama tayo matuto. No? Kampanan po natin, no? Alam naman natin, maraming pamana ang Diyos. So, kampanan po natin, ayusin na po natin yung pag-aaral natin. Alam po, andyan na po yung desire, ano? Andyan na po yung desire natin. Kailangan lang po natin i-push through ito, no? Huwag po tayo mahiya. Katulad nga na sinabi ko kay Inga, Singa, maraming tanong, pero mahiyain lang. Ngayon, nagkakaroon na ng diserya, pinanak ni Pastor. Alam ko, darating ang araw, magsasalita na sa harapan niyan si Brother Inga. Amen. Amen. So, sa Wednesday po, sama-sama tayo, 5 o'clock po dito. At sa ngayon, magpapabaptize po, nandito rin, ano, yung mga magpapabaptize. Paalala po. At sa kayong mga sukat po ng mga bata, pangalan at sukat ng bata para doon sa t-shirt na kinolekta natin before, para sa uniform ng mga bata. Pakisulat po sa Wednesday, kukunin ko. Pangalan ng bata at saka yung size ng t-shirt. Magpapagawa na po tayo ng t-shirt para doon sa uniform ng mga bata. Baka sakali, no, lobby ng Lord, baka alam ko merong ibibigay na t-shirt na dyan sa mga yan. Amen. Amen. So yun lang po. See you on Wednesday. Praise God. So sa lahat po na magpapabaptize, magkita-kita po tayo sa Wednesday dito. Yung sino pa magpapabaptize? Si Atty. Shelly? Si Lisa, ikaw? Hindi? Si Mama Bilen. Okay. Yung magpapabaptize, magkita po tayo dito para po sa orientation sa Wednesday ng hapon. Okay. Tayo po ay may swimming. May swimming tayo, baka makarating kayo sa Antipolo 15 sa linggo ito, next Sunday ng gabi, doon po yung ating swimming. Yung gustong makipag-banding swimming, para po ito naman yung magkasama-sama, nandun po, pwede po tayo doon. Ano? Ano lang tayo, tulong-tulong, patlak. Ano? Pagka, sabi nga kanina ni Aldo, paano daw yung sa resort, yung pambayad sa place. Sabi ko, pag nandun na tayo, kung ano makayanan natin, okay lang. Alam ko may pinadala ang Lord para doon sa kakulangan. Alam ko, sapat yan. Anong biyaya ng Diyos? Kasi laging sapat. Doon sa mga nag-alangan, huwag kayong mag-alangan. Tulong-tulong lang. Kung madala kayo, salamat sa Lord. Kung wala, punta pa rin kayo. No? So, tulong-tulong. Katulad ng dati. Gaya ng dati natin ginagawa. Pinagkulang na ba tayo ng Lord? Ha? Diba? Minsan sobra pa. At sagana, lagi pala. Nakakapag-take home pa nga tayo eh. Diba? So, huwag kayong mangamba. Sa 8 o'clock po ng gabi, ang check-in natin sa resort. At ang check-out po natin is 6 a.m. So, ang baptism po is hanggang 10 o'clock lang. Isasagawa natin yun. 8 to 10. Between 8 to 10, dapat matapos na. Kung maaga, mas maganda. No? Yung baptism. May kwarto naman doon. Parang 4-3 kwarto. May mga tigta-3 beds yata. Kaya pwede naman matulog. Yung iba na gustong matulog. Yung iba naman na gusto mag-enjoy, mag-swimming, mag-banding. Pwede rin. No? Kaya, lahat po tayo, welcome. Gaya ng dati nating ginagawa, ano, bago mag-pandemic, ganun lang po. Patlak tayo sa pagkain, patlak tayo sa pag-rent ng, ano, tulong-tulong. Alam niyo, pag tulong-tulong, lahat na pagtatagumpayan. Amen? Nagagawa, na nangyayari. No? So, ayun po. Yung gusto po na sumama, makibanding, nami-miss kami. Yung gusto naman kaming makasama sa swimming, alam ko yung iba nakapag-swimming na sa inyo. Pero yung nami-miss kami, pwede po kayo makipag-banding. Ano? Sabi ko sa inyo, yung budget, huwag niyo masyadong anahin. Alam ko ang Diyos, hindi nagkukulang. No? Amen? So,
Okay? Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Siguro wala na, no? See, yung gusto ng prayer meeting, pag-usapan natin on Wednesday. Willing po kami na pumunta rito ano, sa biyaya ng Panginoon. Kasi yun ang dahilan ba't kami nandito. To equip you ano, para po kayo ay ihanda sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So sige po, tayo lang tayo tumayo. Salamat sa buhay ni Pastora Karen sa ginamit niya para sa message ng Lord ngayon. Ano? Sa iyong kalooban. Patuloy niyo po kaming bigyan ng iyong karunungan at espiritual na pangunawa upang kami makalakad ng nararapat sa iyong harapan, magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa iyong kaalaman. Kami po ay patuloy mong palakasin ng iyong buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng iyong kaluwalhatian upang matiis namin ang lahat ng bagay na may kagalakan at may katyagaan. Ama, salamat po sapagkat minarapat mo na kami makabahagi sa mga pangakong para sa mga hinirang ng Diyos na nasa liwanag. Iniligtas mo kami mula sa kapangyarihan ng kadiliman at kami inilipat mo sa kaharian na iyong minamahal na anak na siyang nagpalaya at nagdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kahit sa iyo na nag-iisa at matalinong Diyos na buhay, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at ang lahat ng pagsasalamat ay tanging sa iyo lamang magpakailanman. Ang pagpapala